my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Vermosa Sports Hub dito sa Ibos, Cavite. So nakita nyo kanina sa video na montage na nandun kami sa taas, kaso nga lang bawal pala doon. Yan, pasensya na sa management. doon kasi kami dapat magbabike, kaso lang di namin alam na di pala pwede doon . Kaya lumipat kami dito sa baba, no. So nakita mga pasaway. Yan, pasensya na, no. So makita niyo yung gym, yun, may gym dito. May swimming pool yan. So anyway, kasi nga 'di ba nung mga December may nag-wish sila na may magba-bike-check daw ako ng naka-suspension fork. Tapos mga beginning mga year 2023, mga summer, merong gusto kasi magpa-bike-check na naka-road bike, no. Kaso nga lang kasi 'di ba yung tema ng channel ko is MTB, no. Pero since na may mga nagre-request din na mag-bike check ako ng road bike. Una kasi binabala ko separate channel . Kaso nga lang marami kasi nag-post ako sa Facebook page noon na nag-iumihingi ako ng suggestion sa mga followers ko kung ihiwalayin ko ba yung channel ko for especially yan sa para sa road bike at saka time trial bike ko. Doon pa rin sa channel ko. Majority kasi gawa na lang daw ako ng playlist. Isa na rin to sa nag-suggest si Papa Eric Motobike kasi nagba-vlog ka rin, 'di ba? Kasi 'yun nga, syempre, mas convenient pala 'yun, no, yung gumawa na lang ng playlist kaysa doon sa gumawa ako ng separate channel, dahil sa syempre yung bagong channel na 'yon, masasayang . Hindi pa monetize 'yun, 'di ba? Mag-iipon ulit ako ng 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers. So at saka panibagong AdSense account. Uh-oh. Kaya siguro 'yun ang sinasuggest siguro, no, kung bakit mas maganda playlist na at least pag unang video ko, ayan, monetize agad. Ayan, so ito 'yung buena mano kong bike check video. Ito naman ito road bike naman 'to ni Idol Papa Eric Motobike. Kasi nga maraming bike 'to, sana all maraming bike. Ilan ba ang bike mo ngayon? Apat na lang. Apat na lang kasi 'di ba yung pero ano naman 'yun, mga sponsor naman 'yun. Kaya salamat din pala doon sa mga shoutout doon sa mga na-sponsor naman. Ayun, sana all. Kasi yung talagang ginagamit dati nito, ang pinakauna mong bike 'di ba yung road bike na trek? Hindi, MTB talaga. MTB ba talaga? Ah, 'yun yung yun yung nawala. Ibinenta ko. Alin yung tricks? Hindi, MO3 pangalan, nakalimutan ko. Okay, may naman yung nasa una pa. May mas na una pa. Tapos yung trek na. Yun yung nung una kita nakita ng pandemic, no? Mga 2021 dito sa Danghari Ilos. Tapos yung tricks. Sunod na yung tricks. Ayan, tricks. Tapos yung isa, gravel. Gravel at saka ito. Yeah. Itong Mountain Peak Rexstone na aero road bike. So ito yung i-check natin. Ito yung ipa-bike check natin ngayon. Kaya mag-start na tayo. So Idol Eric, no, before tayo mag-start, tanong muna kita. Kasi 'di ba dalawa road bike mo. Napapansin ko lang kasi mas ginagamit mo yung Trek na hindi naman kasi parang endurance bike 'yun, 'di ba? Hindi bike. 'Yun aero road bike . Ito kasi aero road bike, so possibly basically pag gagamit ka ng aero road bike, syempre mas mabilis dapat 'to. No? Kaysa doon sa trek. Tanong kita, bakit yung trek yung ginagamit mo? Bira mo lang gamitin? Kasi kaya mas ginagamit yung trek. Mas ano kasi sa akin, mas fit yun kaysa dito. Hindi ko pa kasi masyado na ano to sa akin . Na-adjust, kaya medyo nahihirapan ako. Okay. Yun ang isang dahilan. Para in terms sa fitting, ano ba yung size ng trek mo? At saka yung size nitong Mountain Peak mo? 54 yung trek. Ito is 51. Okay. 51. Yung bang top tube nun, di ba yung 54 seat tube yun, di ba? Yung ito kasi 51, ito kasi nakita ko 51 . Yung trek mo, ibig sabihin mas mataas pala yun . Pag mas mataas kasi yun, mas mahaba yung ano niyan. Hindi ako kasi masyado expert din sa mga road bike. Ang napapansin ko doon, halos same lang naman sila ng top tube.
halos parehas lang. Ah, parehas yung top tube. Oo, ang may ano lang napansin ko, magkaiba sila rito ng forma dito sa ano. Medyo naka-straight lang ang ano noon. Ano tawag dito? Naka-steep. Medyo ano 'yun, medyo parang diretso nang. Ito yung siguro yung ano mo, yung track mo medyo naka-slack. Para naka yung gulong nakalayo doon sa down tube, no? Mm-hmm. Parang ganun ba? Ito kasi para malapit. May ano siya, may toe overlap siya. Ayun. Yan ang ano dito. Doon sa track walang toe overlap. Wala. Mm. Malamang ano kung sukat, feeling ko baka kasi mas mahaba ng konti yung top tube siguro ng ano mo ng track kaysa diyan. Kaya mas komportable lang ako gamitin yung trek kaysa dito. Mm. Kumbaga parang sa endurance, kung mag-attempt ako ng mga long ride, ganyan, medyo mas ano ako doon, mas tumatagal ako doon kaysa dito. Pero tingin ko pag nagamay mo tong aero road bike mo, ay grabe, kasi may nabicheck na ako ganito eh. Kailan ko yung tintin, yung all stock nito eh. Yung timbang doon, parang ano yata yun, mga 9. Kaya ano ko lang, tip ko lang doon sa mga gusto bumili ng ano ng road bike, siguraduhin niyo yung sukat ng ano. Yun nga. Prim niyo na bibili niyo para hindi kayo mahirapan mag-adjust. Maselan kasi yung size, ano eh, maselan kasi sa fitting ng road bike kaysa MTB. Okay, sa MTB. Ang problema ko kasi, yun nga no, ako kasi isa na yung sa dahilan kung bakit hindi talaga kung gugustuhin ko mag-road bike. Hindi ako pwedeng bumili, hindi kasi ako makakabili ng mga budget na ganito eh, kasi nga karamihan sa mga halos ba lahat eh. Lahat ng mga budget na road bike na ganyan eh, ako kasi 5'11", halos 6-footer ako eh. Kasi ang ideal na size ng frame sa akin, pinakamaliit 54, kasi ganun dun sa Scott CR1 ko tsaka sa Cube Arium ko eh. Pero ang pinaka fit sa akin talaga is size 56 o 55. Yun yung sa akin eh. Eh kasi nga problema yung mga katulad ito, yung kanyang road bike, iyon na yung pinakamalaki, di ba? Nang size ng 51. Eh, ang laki ng diferensya. Ang laki ng ano eh. Laki ng ano eh. Sobrang liit para sa akin eh. Eh, karamihan pa naman sa mga budget na katulad ng Sunted, yan, Mountain Peak, Sagnit. Puro ganun yung sizing ng frame. Large na yung ano, pinakamalaki na yung 51. Kaya, kahit nagugustuhin ko man lang mag-budget na road bike, hindi talaga po pwede. Kasi makikita mo lang yung mga ganong sizing na po pwede sa akin sa mga branded na eh. Branded. Katulad ng Giant, Trek, mamahal pa naman yun. Yun yun. Kaya nga sa mga ano, sa mga gusto mag road bike, yun nga, masaya lang kasi yung sizing na ito eh. Kailangan talaga swak na swak eh. No? Yan ang ano lang talaga sa road bike. Sa road bike. So mag-start na tayo, Idol, sa proper bike check nitong sa road bike mo. No? Ulitin ko lang. Kasi pag road bike, frame set, di ba? Frame set. Kasi pag bibili ka ng roll, ano yung mga frame, ano, hindi katulad sa MTB na frame lang eh. Frame lang. Kasi iwalay yung sa seat post, iwalay dun sa fork. Ito nga, pag road bike, yan yung nahanginan. Pag yun nga, pag sa road bike, isang set na yan. Ito nga yung pambansang brand. Ayan, kasi yung sa mountain, ano eh, kasi sa MTB frame, pambansang brand, Mountain Peak. Ayan. Kasi marami din ako nakikitang Mountain Peak Rexton eh. Oo. Ano, dami ko rin nakikita Mountain Peak Rexton. Sumikat yan nung, lalo nung pandemic. Oo. Yung mga Mountain Kaya Peak. Si Mount, kaya yung Mountain Peak, napakagaling na ano yan, company yan eh. Oo, mautak kasi, eh, no? Oo. Yung timing ng pagbenta ng bike. Marami kasi silang parang, ano, hindi ko alam kung tama sabi. Marami kasi silang nakopya na, hindi ko alam kung nakopya talaga ha. Hindi. Na sok sa panlasa ng ng Pinoy na sok din sa budget. Kaya ng budget. Eh, yung ano yan. Yung ano eh, nabalansin nila sa Philippine market yung ano eh, yung style. Mm-hmm. Yung design, yung forma, yung presyo. Tsaka yung ano, yung quality. Yun. Yun nga, no, Mountain Peak Rexton na road bike frame set. Ito naman yung sabi ko kanina na aero road bike na frame set. Pag sinabi kasing aero, eh ito kasi ang tinatawag dito airfoil. Airfoil shape ang pagka-research ko dito eh. Yan, makikita niyo yan sa ano eh, sa design ng fork, sa fork, sa down tube at saka dito sa seat tube. Yung sa tube ko nga mas bladed yun. Mas bladed yun eh. Talagang bladed dito sa part na to. Ito kasi medyo may ano eh, no, nabawasan yung pagka-bladed no. Pero aero pa rin to eh. Yung kasi sa Trek mo, bilog. More on rounded shape eh. Medyo aero nga, ano, medyo aero lang doon sa fork. Doon sa Trek mo, no? Ang carbon fiber kasi nito,
carbon fiber 'to 'yun, no? Carbon fiber T700. Ang particular model lang 'to is Rexton 7000, no? Kasi ito yung ang stock nito, 'yun yung naka 105 eh. 105. Si Mano 105 na group set, 'yun yung na-i-buy check ko eh. Kailan ko yung tintin. Tapos ang ano niyan, sa Rexton is pag 7000, 'yan yung naka ano, naka-taw dito. Disc brake. Disc brake. 'Yun naka-disc brake, no? 'Yan, naka-disc brake 'to, no? Yung size nito, yung seat tube nito is 51 cm kasi sa 'di ba sa mountain bike pag sa seat tube inches eh. Inches. Pag sa road bike naman centimeter. Centimeter. 'Yan. 51 cm or 510 mm. Then sinukot ko 'no eh. Dati kasi nasukot ko 'to, yung top tube nito nasa 54. 54. 'Yan 54 cm or 540 mm. Then yun nga no, pati seat post yan aero. Ano pa ba kasi ngayon ako nag-bike check ng road bike eh. Kasi iba yung ano eh, iba yung approach kasi dapat sa road bike no. Sa size 51 para may idea, sa size 51 para may idea rin kayo sa rider. Ako is 5'6 ako. Ah, 5'6. 5'6. Mm. Pero yan ideal sa iyo. Okay sa akin to, sakto to. Yan. Ano pa yung mga di ko na mention? Ito pala true axle no. Ayan. Yan, true axle yung frame set ng Mountain Peak Rexton 7000. Then, ang disc brake caliper mount naman yan, flat mount, diba? Flat mount. Flat mount pag road bike eh. Flat mount. Kasi sa MTB, post mount. O kaya IS. Yan, ito kasi flat mount. Kaya iba yung ano nito, iba yung caliper nito eh. No? Tapos ano siya, cable weighted siya. Yung sa brake set yan, talakayin natin mamaya. Tapos, full internal cable routing. Ito pa naka... Ano to? Naka-press fit, no? Press fit. Naka-press fit na bottom bracket shell. Tapos tapered yung head tube. Yan. So, next naman yung ano, yung sa cockpit naman, no? Ano yung ano nito? Stock na Mountain Peak ba to? Ay, stock yan. Stock na Mountain Peak yung ano mo, no? Yung handlebar mo, no? Gano'ng kalapad naman ito? Anong, wala na akong ano eh, pero... Parang 42 eh. Parang mga 40 yung gano'n eh. Oo, medyo makitid ito. Ah, 40? Oo, mga... 400 mm o 40 cm, no? Gano'n. Ito pagka aero shape din to, no? Then ano pa ba yung hindi ko na mention? Yung ano nito, yung dito sa tawag dito, ano tawag dito, stem. Nagpalit ako nung stock niyan. Nagpalit na. Oh, di ba? Yung stock nito nandun sa tricks mo eh. Nasa MTB ba? Bakit ka pala nagpalit ng stem? Medyo parang ano kasi ako, parang medyo kasi may Clio. Maxi. Ito kasi ang stem mo 120 mm. Tapos 17. 7. Naka 7 degree angle. 7 degree angle. Tapos yung aero bars mo nalisada, no? Nilipat mo lang dito. Ang galing sa tricks to eh. Ito yung carbon fiber na S-bend niyan. Ganyan din yung sa ano ko eh, sa MC Tremor ko tsaka dun sa ano? Sa tactical. Yung bar tape, anong bar tape dito? Stock din, no? Stock din ng... Yan, stock din ng Mountain Peak. Yan yung sa cockpit, no? Medyo nanibago lang ako eh. Sa sequence ng aking pagbabike check, no? Ano pa yung hindi ko na mention? Yung saddle mo pala. Saddle, stock din. Stock din ng ano, yung saddle stock ng Mountain Peak. Comfortable ka naman dito okay. Sa ano? Maganda naman siya. Okay naman. Lambot. Okay. Kasi nakapag-bike check na ako ng ganito, pero di ko alam yung feel. Yung review ba? Lambot siya. Yan, malambot at saka yan, malambot at saka quite flexible, no. So yun nga no, tingnan man natin yung kanyang drivetrain. Ito ba yung Shimano 105? Shimano 105 R7000. Yan Shimano 105 R7000 na 2x11 speed. Yun. 2x11. Yan 2x11 speed. Kasi nabalitaan ko parang alam ko ipe-phase out na to eh. Gagawin nilang DI2 na hydraulic na 12 speed eh. No? Kaya alagaan mo na yan. Kasi wala ka na, siguro mga 4 to 5 years wala na yan. Papalitan na ng electronic, DI2 na Shimano 105 no? Ito naman kanyang road bike crankset Shimano 105. Shimano 105 na Halotech. Yung teeth nito is 5034 compact no. Na-try siguro ano paghiyang ka na dito try mo na mag 53. Oh, pag ano na 53 na chainring. Yung 50 ano yata yun eh parang 53 39 ba 'yon? Yung 53 39. Ito sa ngayon 5034 no. Yun yata alloy yata 'yan din yung maliit bakal. Bakal to. Okay. 170 mm ang crank arm. Kita natin dito. Then ano pala no yung front derailleur mo? Shimano 105 din to, Shimano. No?
na R7000. Eh, idol, kasi yung stock nito. Ay, sorry, dito sa ano? Sa dito ano pa? Sa ano? Wala siyang brand pero sabi walang nakalagay na ano. Ah, unbranded pala to. Oo, na ano, wala siya kasi nakasulat. Ah, unbranded pala to, sorry. Unbranded daw itong kanyang pero FD. Pero si Manu rin. Ah, si Manu rin. Si Manu rin, wala lang nakalagay na ano. Ah, okay. Ano, parang non-series ba? Parang ganun eh, no? Ah, next naman. Eh, di ba, ano, pag bibili ka kasi ng Mountain Peak Rexton, naka-flat pedals yun eh. Ordinary talaga siya eh. Ordinary yun eh. Ordinary pedal lang pag bumili ka ng mga road, ibang mga bike na. Pero kasi ang itong ano, ang pedal na ginamit mo ngayon, pang MTB na Shimano M5, ano, PDM505. Ayan, kaya ganito naman ang nilagay ko rito. Kasi may issue ako dito sa ano ko sa paa pagdating dito kasi malapad ang paa ko. Hindi pwede sa akin yung ano dito, yung tawag dito, yung pang road bike. Tatama dito. Ito. Dito tumatama. Pero 'di ba may binibili na parang pampalayo? Ayun, yung ginawa ko na 'yon pero ano nangyari? Medyo lumayo naman pero sumasabit pa rin. Talaga malapad lang kasi talaga yung ano. White foot. Ah, yung pala ano kung bakit naka-MTB ka, no? Kaya naka-MTB. Yan nga, Shimano PDM 505 na MTB clipless pedals. Yung chain mo, Shimano, ano to, di ba? 601 ba to? HG6. Oo nga, HG601. Ito yung pang 105 eh. Pang 105. Shimano 105 din na R7000 yung kaset mo, no? Mm. RB kaset na, ano to, 1132? Parang 1130? Hindi ko na ano eh, parang 1130 yata. 1130 no? Na 11 speed. Pero doon no? Nag-upgrade ka na sa RD no? Sa Shimano Ultegra R8000 ba ito? R8000. Nasaan na yung 105 mo nito? Ano kasi yan eh, ang kwento kasi ng drivetrain ko is second hand ko binili yan. Pira-piraso. Okay. Itong crank ko, bukod yung binili. Mm. Then itong ang tawag dito RT sprocket shifter. Ayun, nabili ko ng second hand yan. Assemble pala to. Assemble. Akala ko binili ng built bike nila. Tapos pinalitan. Yun nga, Shimano Ultegra na no, may cream. Yan, punasan muna yan. Yan pang 11 speed no, no. So ito nga yung kanyang sa drivetrain setup na kanyang road bike yan, paka MTB yung sabihin ko eh. Nasanay na ako sa MTB. Yung wheelset mo naman, no? Ito naman. Stock yan. Stock yan, ano? Aerobic, no? Aerobic. Parang isa lang may-ari pala ng aerobic tsaka Mountain Peak, no? Isa lang, no? Ito kasi, ang alam ko ang depth nito, kasi aero wheelset to eh. Aero rimset. Ang depth nito is 40mm. 40mm. Na aluminum, no? Kasi yung carbon version, yung R8, ano eh, yung Rexton 8000 eh. 8000. Yun. Ito, aluminum naman to. Na 40mm ang depth. Then, aluminum double wall, no? Yung kanyang gulong naman, yan, nauno tuloy yung rim set eh, no? At yung gulong naman niya, Panaracer Rimbo. Ang stock niya, CST, pag bumili ka. CST. Ito, pinalitan mo, no? Ang size ng kanyang Panaracer is 700x28C. Ayun, lumalaki na yung mga gulong, no? Dati kasi nung naka-time trial bike ako, pinakamalaki na ilagay ko, 25C. Eh, sa'yo ba? Nakagamit ka na ba ng mas payat dito? Mas maganda gamitin yung... Hindi ko, para sa akin lang, ha? Kasi 25-28 parang naman yung nagamit ko. Kung magkano ka na speed, para sa akin, mas ano yung 25. Mas maganda gamitin, ha? Eh, kasi, yung iba... 28C daw yung mas mabilis kasi mas malaki yung bilog eh. Sa'yo naman 25, no? Oo, sa 25. Sa experience mo 25. Ano yung 25C mo doon sa trek, no? Sa trek. Yung sa trek, no? Yung sa kanya, mas siyang doon sa 25, no? Na 25C. Ito, stock to ng ano, no? Na Mountain Peak Rexton yung spokes and nipples. Pero hindi pillar, no? Hindi. Kasi makamataba eh. Tsaka, ano yung silver to, no? Black stainless na. Oo. Itong stock nito, di ko alam kung ilang pulse to eh. Sabi nung ano, 6 pulse. Pero pwede natin maano yung tunog. Maingay talaga siya. Maingay. Yan nga, stock ng Mountain Peak Rexton na hubs. I-check natin yung tunog nito idol kapag naka-freeing. So nga, ano, parang 4 pulse. Parang mga 4 pulse. Parang 4 pulse, no? Yan guys, yan yung tunog ng stock ng Mountain Peak Rexton. RB hubs. Kapag naka-free wheel.
dala sa lang sa brake set, no? Yun nga, eh, sa MTV kasi, magkaano eh, no? Magkaiwala eh. Ito kasi, ano eh, combo shifter na eh. Yun nga, yung lever nga niyan, Shimano 105. Then, ito naka-mechanical, no? Mechanical dito, pero yung caliper mo, cable actuated, ito hydraulic to eh. Stock to ng Mountain Peak, no? Stock. Yan, stock ng Mountain Peak. Pwede mo ba may share sa amin yung ano, performance between doon sa fully hydraulic sa MTB at saka doon sa cable actuated? Okay. Well, para sa akin naman, syempre iba pa rin yung fully ano, hydraulic sa MTB kaysa rito. Mm-hmm. Sa ano, hindi pwede kumpara. Pero kung sa kapit, depende na lang sa lakas ng tiga. Sa lakas ng ano, pares naman, pares malakas ang preno. Hmm. Pero ano, pero siyempre mas maganda 'to kaysa doon sa rim brake, 'di ba? Mm. Ayun lang, medyo ano lang siya. 'Yan, 'yan yung ano no, feedback dito, then lasa lang sa kanyang rotors. Ito yung Pro by EN, 'di ba? Mm. Pero ito kasi sa road bike, ang commonly 140 eh. 140. 140 mm ang diameter eh. Ito ba 140? Parang 140. Ayun, 140 no. Floating and ano na, floating and bolt type disc brake rotors na sa harap at saka sa likuran. Idol Eric, yung total cost nito magkano? Okay, ayun, bago ko sabihin total cost, no, punta muna tayo rin, sasayin ko sa inyo yung kung bakit nabuo tong bike na to. Gusto ko muna magpasalamat kay Vans Bike dahil dito sa frame. Ayan, alam mo na kasi binili ko tong ano to, na bago ako nagkaroon ng bike na ganito. In-sponsor sa akin to ni Vans Bike itong frame set saka wheel set. Ayan. Okay. As in wala siyang ano, wala siyang group set. Huh. Kaya yung group set ayun, inisa-isa ko 'yun, binili ko 'yun. Okay. Kung sa cost ng ano ng tawag dito, yung gastos ko dito siguro mga naggastos ko siguro kulang 30. Kulang 30 yung sarili kong ano yan. Ay, sarili ng gaso. Yung iba doon, sponsored, no? Ayan. Kasi nung na-bike check ko dati yung Mountain Peak Rexto na ganyan model, parang mga 60 plus. Mga nasa ano, kung yung binigay sa akin siguro to nung buo, baka 55, mga gano'n, 56 siguro. Yung naka-105 na ganitong stock. Ay, yung all stock yan. Ay, all stock. Yan pala yun, ha? Ganun ang ano yan. Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Rexto, 7,000 aero road bike na naka-aero bars, no? Na ako sa rigid sa script eh, no? Ito nga yung Mountain Peak Rexton na aero road bike ni Idol Eric, Papa Eric Motorbike. Yan guys, no? Nakita ninyo, napanood ninyo yung una kong bike check sa road bike. Ito nga yung Mountain Peak Rexton 7000 aero road bike ni Idol, Papa Eric Motorbike. Sa camera kayo tanong regarding dito sa kanyang aero road bike yan. Hindi ko pa gamay pa yung script, yung ano, sasabihin ko, i-comment na lang ninyo sa comment section down below sa idol shoutout nila. Ayun, again, shoutout doon sa mga nagano sa akin ng bike, ayun, mga nagbigay. And then, syempre, doon sa akin mga friends, unang-una doon sa asawa ko pala. Ayun, shoutout sa'yo. Ayun, ayun, so, yun, maraming salamat, no. Surot naman yung trek mo. Ayun. Yung trek naman niya. Sige. Alamin natin kung bakit yun ang masiyak sa'yo. No? Kasi yung trek niya, yun yung, ano eh, hari, yun yung, ano eh, yung pang-PR mo, eh, no? Pero pa talaga pagdagamay mo ito. Pagdagamay mo lang yan talaga. Ano na, goodbye kay yun. Balik ulit sa ano, no? Hari ng Bermosa. Kasi may mga bagong segment na dito kasi. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood din. Don't forget na isubscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. And ride si po sa inyo.